Dumating si Magellan sa Pilipinas noong March 16, 1521. Sa panahong ito, hindi pa din naman natin masasabi na isang bansa ang buong kapuluan ng Pilipinas. Pero may makukulay ng kultura ang bumubuhay sa mga isla at may mga organisadong paraan na rin ng pamumuno. 280 pa na magkaroon ng barangay government dito. Masigla na din ang mga umiiral na kalakalan sa buong kapuluan. Si Magellan ay 1,000 taon na ding nahuli para sabihin na siya ang nakadiskubre sa Pilipinas. Bago pa man maisipan ni Magellan na maglagpakan Luran para maghanap ng ibang daan papuntang Spice Island sa Indonesia, alam na ng mga Portuguese na may mga tao nang naninirahan sa mga kapuluan sa silangan na tinatawag nilang Luzones. Nakasalimuhan ng mga Portuguese sa mga Luzones sa Malacca na isang syudad sa Malaysia. Posibleng alam na din ni Magellan ang tungkol sa mga Luzones at mga isla sa Pilipinas dahil nanirahan ito sa Malacca noong 1911 at tumigil doon ng ilang taon. Kaya naman, hindi aksidente ang pagdating niya sa Pilipinas na katulad ng inilalarawan sa mga libro. Nakakapagtaka din na hindi siya lumapag sa Samar na una niyang nakitang isla sa buong archipelago kung bago sa kaalaman niya ang nasabing isla. Base naman sa mga pananaliksik ng Archaeology Division ng National Museum of the Philippines noong 2002, ang mga malayo Polynesians mula Taiwan ay nag-migrate sa Batanes hanggang sa mismong isla ng Luzon. May 4,000 taon na ang nakakaraan. May mga ebidensya din mang nakuha na nagsasabing mga Negrito mula sa West Africa ang una nang nanirahan sa Pilipinas bago pa ang mga malayo Polynesians. 9th century na makipagkalakal ang mga Muslim mula Sumatra, Malacca at Borneo sa mga isla ng Sulu at Mindanao. Ibig sabihin may mga taong naninirahan na din sa mga islang ito bago pa dumating ang mga Muslim. Pero 1210 AD pa lang, 3 siglo na mas maaga kay Magellan ay nagkaroon na ng mga Muslim community sa Pilipinas. Ang mga Muslim traders naman mula Borneo, Malacca at Sumatra ay nagpapakalat na ng mga turo ng Islam sa mga lugar ng Mindoro, Batangas, Pampanga at Maynila. 11th century nang magsimulang makipagkalakal ng mga pampalasa ang mga Chinese sa mga Tagaluzon. May mga ebidensya din na nagsasabing nakabot ang mga ito sa butuan sa Mindanao. Napasailalim din ng China ang isla ng Luzon noong 1405, panahon ni Emperor Yunglo ng Ming Dynasty. Tinawag nilang Luisong ang isla ng Luzon. Binitawan din naman agad ng China ang Luzon matapos mamatay si Emperor Luo noong 1424. Wala namang nakasulat na pangalan para mabigyan ng sapat na kredito kung sino talaga ang nakadiskubre sa mga isla ng Pilipinas. Pero mababasa naman sa mga history ang pangalan ng mga taong namuno sa mga islang ito bago pa dumating si Magellan. Mahirap din namang sabihin na si Magellan ang pinakaunang Europeo na nakadiskubre sa Pilipinas dahil posibleng narating na ng mga Greeks ang Visayan Islands noong 21 AD. Hindi naman natin pwedeng baliwalain ang naging epekto ni Magellan sa kasaysayan ng bansa dahil binago nito ang takbo ng mundo simula ng angkinin ni Magellan ang buong archipelago para sa Espanya. Ito ang naging simula kung bakit kilala natin ngayon ang buong kapuluan bilang isang bansa na tinatawag nating Pilipinas.